Tara, wala nang patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na merienda. Apat na itlog sa kalam na. Tara, simulan na natin. Para makuha natin ang perfect na hard-boiled egg ay kapag ito yung nakumukulo na, mag-set na tayo ng timing ng mga 10 minutes saka natin ito hanguin. So dito guys, nalagay ko lang ito sa ordinary or normal water para hindi masyadong mainit kapag ito'y binablutan. Pero ibababad ko muna ito habang nagpre-prepare naman tayo ng iba pang mga gagamitin natin. Ang sikreto ko talaga sa paggawa at napakasarap na pimiento, egg pimiento, palaman natin ay ang pagtusta ng ating bell pepper. So ito po'y papalamigin mo muna natin habang binabalatan natin yung ating itlog. At sa pag-mash naman ng ating mga itlog ay kahit anong paraan na pwede naman. Pero ito nakita ko to sa aking supermarket dito malapit sa amin. Ito po ay grocery bag nila na net. So naisip ko lang na why not na gawin itong pang-mash ng ating itlog. So tiniklop ko lang siya, syempre hinugasan ko muna. Can you use an egg cutter also? Sabi ni Aliana, egg cutter daw. If you want. If I want. Okay. Tablespoon na onion. At sa mga pampalasa naman natin, kahit ano ilagay nyo po, pwede kayong malagay ng garlic powder, onion powder, paminta, at paprika. Hindi muna ako magalagay ng asin o kahit anong pampaalat dahil magalap po ay ginagamit ko sa pamburger na super easy to melt siya. Quick melt. Pagtang natin. Sa ating mayonnaise na gagamitin ngayon, ito po ay unsweetened. Hindi po ito katulad ng sa atin na nabibili natin sa grocery na matatamis. So ito po ay parang siyang Kewpie na Japanese mayonnaise. Sa dami nito ay depende sa inyo kung ganong kalapot or kalabnaw ang inyong ilalagay na mayonnaise. Yan, konti-konti lang muna. Then haluin natin. Yan, so medyo kailangan pa talaga natin lagyan. Ganyan yung ating quick melt na cheese, talagang para siyang natunaw. Dito nga pala hindi na tayo nilagay ng asukal ha, kasi sinasanay ko rin yung pamilya ko, tsaka ako rin mismo, na hindi na yung matatamis yung mga kinakain natin, kasi medyo tumatanda na tayo. Tsaka ayoko na sanayin yung aking 10 years old na anak na masanay na matatamis yung mga kinakain, kahit palaman lang nakatulad nito. Okay, so bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang itlog ang ginagamit natin dito sa ating napakasarap na palaman? Ang inyong sagot sa comment box section. And now it's done, our egg cheese pimiento. Tara na guys, wala na patumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Mainit pa. Tamang-tama yung ating timpla, hindi nakakaumay na medyo matamis, na medyo maalat, or cheesy, or creamy. Ito talaga, the best para sa mga ating mga bata. Ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!